nasa level na yan mga katigma, ang mangyari ito, babaliktarin lang natin to. Ayan. Hindi na tayo gagamit ulit ng level bar para nasa level siya. Kasi ito kasi dapat nasa eskwala to parati. Yan yung lagi nyo tandaan. Para hindi kayo mahirapan kakalibil-libil nito. Hindi kayo kahulog. Yan. Hanggang sa hanggang tandaan na naman natin dito. Ayan. Tapos pagkarating dito, baliktarin na naman natin. Ayan. Ayan. Baliktarin na naman. Pagdating naman dito sa taas, dito na naman. Baliktad na naman tayo dito. Ayan, baliktaran lang yan. Ayan, tapos pagdating na naman dito, dito sa kabila, baliktad na naman to. Ayan. So, make sure lang ninyo na itong area na to, yan, naka-eskwala, yan, naka-eskwala parati yan, para hindi na kayo mahirapan. Kasi yung hagdan, hindi natin madadaya yan, lalo mag-tiles tayo. So, kapag wala sa eskwala yung wall, pwede kayong ginawa nating step. Pwede, makikita yan kapag nag-finish na. Pag naglagay ng hagdan. Pangabuhi, di bihaliga. Panoorin ng aming buhay. Parang araw kong lesin nyo. Ngayon, come back ulit sa ating Mundi YouTube channel. So, for today's vlog mga katigma, magsishare lang tayo ng isang video na kung saan i-share natin sa inyo yung paggawa natin itong hagdan. So, marami na rin kasi tayong nakikitang video dito sa YouTube na kung saan itinuturo yung paggawa ng hagdan, kaso medyo mahaba na. Tuturo natin ngayon sa inyo mga katigma yung basic steps kapag nagli-layout ng hagdan. So hindi na natin pabain itong video kasi marami naman tayong mas magaling sa atin na nag-share ng video sa YouTube na kung saan sinishare din nila yung proseso ng paggawa nito. So sa atin, paiksiin lang natin. So dito mga katigma, unang-una kapag nagli-layout kayo ng hagdan, kukunin muna ninyo yung finish floor line per floor. So, ibig sabihin, kukunin natin yung finish floor line ng second floor. Halimbawa, nasa second floor na kasi tayo. Kukunin natin yung finish floor line ng second floor. Tsaka yung finish floor line ng third floor. So, kapag na-establish na natin ng maayos yung finish floor line niya, na-check na natin lahat yung floor line niya. Ito, dito sa atin, sa ginawa namin na to, 109 cm tayo na finish floor line. So, yun. Yung finish floor line na yun, mga katigma, i-divide lang natin sa 16 step. Kasi lagi nyong tandaan, sa pag-layout kasi, mas safe. Kasi maraming mga pungsoy na sinasabi, maraming tawag ito sa matatanda, yung paniniwala, oro, plata, mata, marami kasi yan. So, lagi nyong tandaan na pwede kayo sa oro, tsaka sa plata, wag lang sa mata, parati. So, wag kayong gumawa ng hagdan na tumatama sa mata o di kayo sa 3, 6, 9, 12, 15. Yan. O di kayo 18. Basta sa mga number na yan, wag kayong, kapag gumawa kayo ng hagdan, wag kayong, yung step ninyo, wag dapat doon tumama. So, ito, may 16 step tayo dito. I-divide natin sa 16 step kasi yung 16, safe na safe yon kasi sa uro siya tumama. O 309 divided by 16, meron tayong 19.3 riser. Yung taas nung magiging step natin. So 19.3, pagkatapos nun kapag nakuha na natin yung taas nung magiging riser natin, gumawa na tayo ng pattern. So yung iba kasi, kinukuha pa yung finish floor line nito, tapos maglalagay ng tansi para sa degree niya. So ito kasi mga katigma, yung ginawa natin dito, may landing tayo tapos umakyat na naman doon tapos may landing ulit. So napakahirap kung gagawa pa tayo ng mga tansi. Okay lang pag isang diretsuhan lang, mas madali yon. Ang pinakamabilis na pamamaraan dito, ito yung ginawa natin, naglagagawa tayo ng pattern natin. So ito, baba lang natin. Ito yung magiging riser natin. Yan. Ito yung 19.3. Tapos ito, 25 cm lang ito mga katigma. Standard kasi dapat 30 cm. Ang dahilan kasi nito, kasi kaya ginawa natin 25 cm lang, magkakaroon siya ng nosing. Magkagaya niyan, yung sa ilalim na yan. Ayan. May mga nosing siya. Kaya 20 cm lang to. Ayan, kapag nagawa na natin ito, kailangan makuha natin kung hanggang saan yung first step natin dito. Yan yung first step natin. Kailangan yung paglatag nyo nito, nasa level na siya. So, i-level agad natin to, yung unang step natin.
So tatandaan natin siya kung yung taas niya galing floor line. Ito kasi yung floor line natin, kailangan hanggang dyan tayo sa finished floor line. So hanggang dyan yan, yan yung riser niya. Tapos kapag nasa level na yan mga katigma, ang mangyayari nito, babalik na rin lang natin to. Ayan. Hindi na tayo gagamit ulit ng level bar para nasa level siya. Kasi ito kasi dapat nasa eskwala to parati. Yan yung lagi yung tandaan. Para hindi kayo mahirapan, kakalibil-libil nito, hindi kayo kahulog. Yan, hanggang sa, hanggang tandaan na naman natin dito. Ayan, tapos pagkarating dito, baliktarin na naman natin. Ayan. Ayan, baliktarin na naman. Pagdating naman dito sa taas, dito na naman, baliktad na naman tayo dito. Ayan, baliktaran lang yan. Ayan, tapos pagdating na naman dito, dito sa kabila, baliktad na naman to. Ayan. So make sure lang ninyo na itong area na to, yan, naka-eskwala, yan, naka-eskwala parati yan, para hindi na kayo mahirapan. Kasi yung hagdan, hindi natin madadaya yan, lalo mag-tiles tayo. So kapag wala sa eskwala yung wall, pwede kayong ginawa nating step, pwede yung ginawa nating step, makikita yan kapag nag-finish na, pag naglagay ng hagdan. So same lang yung proseso niyan mga tigma, baliktad-baliktarin lang natin yung pattern natin. Tapos ito, kung ano yung lapad nito, 90 cm. Diretso na yan hanggang doon sa taas, 90 cm na yan. Tapos yung laki nung magiging landing natin, 90 cm na rin. Para maging ganyan yan mga digma, itsura niya. Ito, yung replica nito, yung ginagawa natin ito ngayon, yan yung magiging replica niya. Yan. Hanggang pababa yan. So, may 10 cm tayo na concrete cover dyan kasi lalaki pa yan kapag nag-tiles tayo. So ayan, ulitin natin sa mga beginners na gustong matuto sa paggawa ng hagdan. Tsaka dun sa nahihirapan, napakasimple lang po yan. Lagi nyo tandaan na lahat ng gagawin natin, nasa eskwala, nasa hulog, tsaka may tamang libelasyon. So unang-una, kukunin natin yung libelasyon ng gagawin natin, yung ground floor, papunta kung saan tayo. Yung third floor, kailangan ma-establish natin na maayos yung finish floor line niya. Kapag nakuha na natin yung finish floor line niya, i-divide natin dun sa safe na mga step. So, wag tayo dun sa 3, 6, 9, 12, 15 na mga step. Sa oro, plata, mate, o kung sakaling magkaroon ng mga pungsoy na pinaniniwalaan ng iba. So, mas safe tayo. May iwasan natin na gibain yung hagdan na ginawa natin. Tsaka kailangan na-establish na natin ng maayos yung lesyon, tsaka ma-divide na natin sa tamang step niya, maglagay tayo ng pattern. Tapos kailangan yung unang gagawin natin nasa hulog talaga yan para baliktad-baliktad na lang yung pattern natin. Ito. Ayan. So ito, kung mapapansin ninyo, may mga butas na yan. Abangan nyo na lang ako mga katigma sa mga live, baka magla-live tayo. Kasi may mga video na rin tayong nagawa nito sa pagbabakal nito. Hagdan. So doon po sa mga gustong matuto, meron naman no tayong mga video diyan na na-upload na. So tingnan niyo na lang doon yung pagbabakal nito. Tsaka yung may live din tayo sa pagli-layout nito mga digma. Kung gusto niyo masubaybayan, scroll niyo lang ho sa mga videos natin na na-upload na. So ayan mga digma, tapusin na ho natin tong video natin. Naway may napulot po yung kalaman sa ginawa natin ngayong pag-share sa inyo ng video. So kung nagustuhan niyo po yung ginawa nating video ngayon, hindi pa po kayo nakapag-subscribe, anaway i-click niyo po yung subscribe button at papindot na rin ang all sa notification bell para mag-update kayo sa mga video na gagawin natin. So yun lang po muna ngayon mga tigma. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyong lahat.